Soundcheck, test mic, soundcheck, test mic, soundcheck. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ang mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel and pakipress na rin po si all button para palagi po kayong ma-update, ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So don't forget to like, share and subscribe, tapos pakiclick po si all button. Subscribe and click all button guys. So by the way, yung sa spreadsheet po natin is pakihanap na lang po sa ating Facebook page. So pwede nyo pong i-follow yon at nailagay ko na po rin ano. Ayan. So siya po ay uploaded na guys. Ayan, sa may ano natin Facebook page guys. So paki-search lang Stock Play. Tapos, ayun, kapopost ko lang po nun, ano? Ayan. So, mag-update na po tayo, guys, sa mga top trending stocks. So, unahin po natin si dito. Okay. So, by the way, kung meron po kayong account sa may Investagrams, so, pakisearch lang po yung aking account, no? Stock Play, tapos click the follow button. Ayan. So unahin po natin si dito. Ayan. Tapos so syempre sa daily chart tayo, no? So dito po kay dito. So kanina nag-breakout pero hindi ano eh, di po siya na-sustain. Okay, so bumalik lang din sa may baba, no? Ng ating resistance. So, saan ba yung resistance natin kay dito na sinasabi? So, ito po yun. Ito, sa 13.75 pesos. So, ito guys. Ayan. So, bukas po, tignan natin kung siya ay bubuhusan, ano? So, okay, possible, pwedeng bumalik dito sa may support. Ayan, sa may 12.8 pesos. So, dito po yan. Ayan, sa part na to. Ayan, kasi bumalik eh. Oh. So, nag-open dito sa may taas ng resistance pero binuhusan din. So, meaning po nyan, so, medyo... Okay, marami pong seller dito sa part na to, no? Diyan. Which is around sa 14 pesos. So, malakas po dito yung mga sellers. Ayan, kaya po siya nahulog sa may baba, ano? Ayan. So, let's see. Ayan, kasi sa part na to, nung siya po ay nag-breakout, wala pa naman siyang consolidation, eh. So, supposed to be dapat kasi pagka nag-breakout yan, so, breakout, tapos pullback. Ayan. So, dapat po, meron tayong pullback, ano? So, after the breakout, so, dapat magkaroon muna siya ng pullback. Ayan. So, for now, so, possible, si dito po ay, ano muna, no? Retracement muna siya. Ayan. So, yung first support niya dito sa may 12.75 or sabihin na natin sa may 12.8 pesos, no? No, ayan. Tapos, yung second support natin dito kay dito is medyo malalim na, no? Ayan. So, dito po yun sa 11.65 which is around here. Ayan. So, possible pa naman kasi na buhusan to eh. So, hindi po porket siya po ay nag-breakout dito sa may triangle pattern. So, hindi na po siya pwedeng buhusan, ano? So, possible pa rin, guys. Ayan. So, for now, ayan. So, more likely po is pullback muna to si dito. Healthy pullback, guys. Ayan. Tapos, i-check natin sa 1-hour chart. So, just in case na meron tayong makita. Ano? Okay. So, dito kasi,
may gap up guys, which is around here sa 12.7, ano? Ayan. So tignan po natin kung mafi-fill bukas 'yan. So possible support din 'to, no? Which is around here. Ayan. So dito po sa 12.8. Tapos yung pangalawa naman dito kung mafi-fill yung ating gap, no? Ayan. Sa 12.58. Ayan. So tignan natin guys, no? Ayan, kasi binuhusan siya. So balik tayo sa may ano natin. Ayan, sa daily chart. So sa daily chart, okay, so i-check natin sa moving average. Ayan, so pang update lang guys, ano, kaya palagi natin tinitignan yung ano natin, moving average. Ayan. So okay pa naman din, ano, diba? Ayan, no? 50, 100, tapos 200. Still okay pa naman siya. So what about kay Cloud? So dito po kay Cloud, so medyo flat. Okay. Pero tignan pa rin natin, ano? So since si dito is nasa taas ng Cloud, so still siya po ay bullish, ano? And kung papansinin natin, ah, 'di ba? Ayan, super bullish. So siya po ay uptrend guys, ano, si dito. And sa mga ano natin, okay, sa indicators, let's start with RSI. So sa part na to medyo nag-pull back, no? Okay. Ito si RSI. So tignan natin kung ano dito, kung mag-hold sa may support. Yan, sa may support level niya, no? Nandiyan. Tapos so kay MACD naman, okay, so siya po ay malapit ng mag flip, no? Okay, from negative to positive. Ayan, si histogram, no? Ayan, no? So malapit na po siya talaga. Ayan. So i-zoom natin. Ayan, no? Super lapit na guys, right here. Ayan, super lapit na guys. So tignan natin kung siya ay ano na, magpiprint out ng first positive, ano, first positive value rito sa histogram. And as well dito sa ating MACD line at si signal line. So possible this is a bullish crossover. Ayan. So tignan natin guys, ano. Ayan, so possible lang. Hindi po natin sasabihin na talaga mag-crossover yan. Kasi kung titignan natin sa price action, so medyo hindi maganda, no? So possible naman kasi na mag-retest to bukas, pero i-push din papataas, no? Ayan, so tignan natin. So pwedeng malaglag, pero pwedeng i-push. Okay, papataas, no? Pwede dito, tapos ayun, push. Ayan, so tignan natin bukas kung ano yung mangyayari, no? Ayan, kay dito. Tapos so sa volume natin, so this is a retest ating trend line. So this black line is a trend line yan guys. Ayan, so tignan natin or silipin natin. Okay. Ayan, para mas clear tayo, no? So this is a significant support based po dito sa ating volume since ano ba to? Ayan, May 2020, ano? So supposed to be dapat siya po ay mag-hold dyan, then strong bounce dapat tayo bukas or sa isang araw, no? Ayan, kasi siya po ay almost na sa support, tapos may confluence tayo sa ating trend line. Ayan, no? So series of touches yun, ano? Ayan, no? 1, 2, 3, 4, tapos meron pa sa baba. Ayan, o, diba? Ayan, no? So ito pa, tapos meron pa yun sa baba. O, ayan pa. So for this,
Okay, so for this one, so just in case na hindi po siya mag-bounce dyan, so magiging bearish ulit tayo kay dito. Okay, kasi trend line to eh. So supposed to be dapat siya ay magbabounce dyan. Okay, so bukas tignan natin kung ano yung, or kung sino yung pas malakas, yung sellers ba or yung, mga buyers. Ayan, so tingnan natin ano bukas. Ayan, so next natin, ito si ASEAN naman. So pasensya na po kayo at medyo may allergy po kasi ako ngayon. Ayan, kaya medyo iba yung ating boses. Ayan, ASEAN, ASEAN yung next natin guys. Okay, so dito naman kay ASEAN, so parehas lang din sila ni dito. Ayan, so nag-open po sa taas ng ating, okay, ating trend line or yung pinaka resistance, right? Pero nag-consolidate din guys, ah, diba? So ito parang tinulak lang tapos binuhusan din sa part na to. So this is very crucial po. Ayan, kay ASEAN. Ayan, so sana masustain ano? So bukas sana mag-hold sa part na to, which is around sa 7.65, or okay, sabihin na natin sa may 7.7 pesos. So dito po yan guys. Okay, around here sa ating middle trend line ano? So ito po guys, yung middle trend line. Ayan, kay ASEAN. So ito po siya guys. Ayan, si middle trend line ano? So tignan natin kung si ASEAN is mag-hold dyan. Okay, so let's see. Kasi base po dito sa ating okay, price action. So medyo nahihirapan siya makapanik dito sa ating resistance, which is around 8 pesos. Ayan o. Ah, diba? So resistance yan guys, sa 8 pesos na. So sa moving average, okay, so medyo malapit. Tapos 100, okay pa naman ano, 200, oh, ayan, good. So what about naman sa ating cloud? So okay, cloud guys, so tignan natin kasi nag-ano siya, print out ng higher high na. So we have here high tapos higher high. Ayan. So that's why si cloud po is papataas yung kanyang trajectory. Ayan na, si upper cloud na. Ayan. Tapos sa mga indicators natin, so this is a retest. Okay, so supposed to be dapat makapanik to kung siya ay bullish ano sa ASEAN. So bakit po natin nasabi? So based po dito sa ating RSI, so this is a trend line guys since March 2020, no? 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So bukas po tingnan natin kung magbe-breakout. So pagka po naging successful to guys, super bullish tayo no kay ASEAN. Ayan. So since hindi pa naman nakakapanik totally, so possible pa rin naman nabuhusan yan sa ating support. Okay, so pwedeng andito yan bumalik kaysa may support natin guys. So dito naman kay MACD, so this is a flip. Okay, mas nauna pa siya kay dito guys. Ito sa ASEAN. So dito po sa ating histogram, so okay, from negative to positive na po siya no? Right here. Ayan no? Tapos we have here a bullish crossover guys. Ayan. Pero syempre it doesn't guarantee na siya po ay tataas talaga no? Pagka po may ganyan, kasi possible din na siya ay fake out.
Diba? So, wala po guys perfect na indicator. Ayan. So, based po sa volume. So, dito naman sa ating volume kasi wala pa naman siyang ano eh. Higher high, no? Ayan. So, dapat makapanik siya rito sa part na to. Dito guys. Ayan. So, tignan natin bukas ano kung ano mangyari dito kay ASEN. Next. Ayan, sa APL naman tayo. APL. So, by the way, don't forget to like, share, and subscribe. Okay, so, pakishare po yung ating video sa mga Facebook groups. Okay, so, pakitulungan po akong i-share or i-post sa inyong mga Facebook accounts. Okay, ayan, para tulong na rin sa akin, guys. APL. Ayan. So, dito po, kay APL, okay, so medyo nag-hold naman sa part na to, no, sa ating trendline na sinasabi. Tapos, meron nga tayong confluence sa ating horizontal support, which is around here, no? Ayan, no? Ayan, diba? So, dito po, guys, so this is a bullish harami candlestick. Okay, so possible mag-bounce to bukas. Base po dito, no? Ayan, so possible this is a reversal, pero dapat meron po siyang confirmation candlestick bukas na siya po ay magre-reverse. Ayan, so tignan natin ano. So dahil dyan possible po siyang mag-retest dito sa 0.25, no? So ilang percent yun? So from here tapos dito, so almost 18%. Ayan, so tignan natin guys, no? Ayan, so possible eh. And sa part na to is medyo nahirapan siyang mag-breakout po dito. Diba? Ayan, tapos so pwede rin nating isama to, no? Ayan, kasi meron tayo ditong gap down, guys. So hindi pa po siya filled right now, no? So just in case na siya ay itutulak papataas. So from here tapos okay. So to fill the gap dapat magkaroon tayo ng so at least 30, no? 30% bounce, okay? From the closing price right now. Okay? So let's see. So syempre ang pinakatitignan natin dito is yung per support. Ayan, syempre, no? So, bonus na lang kung may hit to. Ayan. So, first target is here, no? So, 0.25. Tapos, ito yung second. Ayan. So, let's see. Tapos, so, i-check nga natin sa 1-hour chart. So, just in case na meron tayong makita. So, dito kasi sa 1-hour chart, so, para siyang symmetrical triangle, no? So, sideways and siya po ay nagko-contract, guys, no? Ayan, no? Tapos, ito yung isa. Isa baba. Series of higher lows. Ayan, no? So, we have here a contraction. Ayan, kasi ano, okay, triangle pattern to, guys. Ayan guys, ah, diba? Sell off, bounce, sell off, bounce, sell off, and possible mag-retest dito yan bago mag-breakout. Okay, so tignan natin guys, no? So dito po sa 1-hour chart, wala pa naman po siyang retest dito sa ating trend line, which is downtrend dyan, ano? Series of lower highs, guys. So ito siya, high, lower high, lower high, lower high. Ayan, so tignan natin guys. So this is very crucial. So bakit po? Kasi kung papansinin natin, malapit na po tayo sa dulo ng triangle. O, diba? Ayan, so tignan natin ano. So let's go back sa daily chart.
And tapos i-check natin dito sa moving average. Ayan. So 50. Okay. Tapos 100. Ayan, so medyo malayo pa naman eh. So okay pa naman siya rito sa moving average. Ayan, so palagi nating chine-check, no? Tapos dito naman, so medyo hindi magandang pangitain to sa ating cloud kasi pababa, oh, si upper cloud. Ayan. So tingnan pa rin natin, ano? So meron pa naman chance na ano yan, mag-breakout sa taas. Ayan. So let's see. Okay. And kasi kung titignan natin, parang ano to eh, diba, parang continuation pattern din siya. Pero tingnan pa rin natin kung saan nga magbe-breakout, ano? Kung sa taas ba or baba. Tapos dito, okay, so medyo ano naman, ano? Nag-bounce. So triple bottom. So ito yung first, second, tapos ito yung third. So sana guys masustain, ano, tapos magano dito. Ayan. Mag-bounce talaga totally, ano? Ayan, so hindi pa sure to eh. Sideways pa rin siya, guys, no? Tapos dito naman kay MACD. So we have here higher low sa part na to, pero tingnan pa rin natin, ano? Okay, so medyo okay naman na yung ano niya, MACD niya ngayon, ano? Ayan, kasi nag-print out na po rito sa histogram ng higher low eh. Ayan, so may chance na to, guys. Tapos sa volume, eh, parehas lang din, triple bottom, guys. Okay, so wala pa tayo ditong real breakout sa ating volume, no? So this is a triple bottom. So first, second, tapos ito yung third. Ayan, so dapat makapanik dito, guys, at least. Okay, sa part na to. Ayan, para medyo safe, no? Oh, ayan. So save natin. So what's next? Ayan, so medyo masama talaga yung pakiramdam ko. So anyways, let's continue. Ayan, so hindi po reason yung masama yung pakiramdam. Ayan, so kaya naman kasi, no? So yun nga lang, pag hindi kaya, eh wag nang pilitin. Eh, ako naman, kaya ko naman, ano. Ayan. So let's proceed. Let's continue, guys. PHA yung next. So PHA, Squid Pay. PHA, Pusit. Sabi nga nila, pusit, no? Ayan. So dito po, okay, PHA. So medyo hirap po siya, no? Ah, di ba, kung papansinin natin, so medyo ano po siya, hindi siya maganda right now, no, yung pinapakita niya. Pero still si PHA is nasa support. So saan po ba yung support natin? So ang average is eto, si 2.35. okay. So malapit po dito yung ating support, no? So still, siya po ay nasa support kasi malapit naman dun eh. 2.32 eh, no? So just in case na siya ay sell off bukas, so ang support natin is, okay, around here sa 1.9, ano? So dito, guys, dyan. First, okay, support, tapos yung second support natin. And so 1.6, guys. Ayan. So ilang percent yan? So from here, ayan, sa closing price, tapos hanggang dito, so sa first support 16%, tapos sa may second support 30%, guys. Ayan. So tingnan natin kung bubuhusan nga ito, ano, sa PHA. Let's see. Oh, ayan.
So medyo ano eh. Hindi siya makapanik, no? 'Di ba? Tapos ang moving average, so 50. Tapos 100. Okay pa naman siya rito. Okay. Tapos kay Cloud. So i-check natin kay Cloud, guys. Ayan, so medyo nagko-contract din to, guys. Nagko-converge, no? Ito si upper trend line and si lower ano naman natin. So trend line tuloy. So si ano, ayan si upper cloud at si lower cloud. Okay, so medyo nagko-converge. Ayan, so tingnan natin kasi so normal kasi, guys. So after a massive sell off, so sell off, guys, ano, sell off. Tapos after niyan, short bounce, no? Short bounce, tapos so after the short bounce, so possible magkakaroon pa ng another sell off. So ABC correction na, no? Ayan. So base po ito sa ano, sa Elliott wave. Ayan. So pagka nagko-correct yung isang stock, so ABC pattern, no? So possible, okay, pare-pareha sila eh. So ito yung A, ito yung B, and possible C, ano? And so tignan natin, let's see. So hindi po natin sinasabi na talaga magse-sell off, guys. So yung possibility yung sinasabi natin. Ayan. So don't get me wrong, guys. At sinasabi lang natin yung possible na mangyari. Ayan. So dito naman sa ating RSI, so medyo okay. So medyo bumabaloktot ulit pababa. So tingnan natin, guys, kung mag-hold dito. Ayan, sa may trend line natin, ano. So just in case. And so dapat supposed to be, ayan. So dapat mag-hold ayan, sa trend line natin, no. Tapos, so kay MACD naman, guys, series of higher lows. So this is a good sign. Okay. Pero tignan pa rin natin. So anytime kasi pwede yung mag-flip ulit pababa, ano? At mag-print out ulit ng lower low. So tignan natin, guys. Ayan. Let's see. So sa volume, okay, so we have here rejection, guys, sa ating resistance. And kaya nga sabi natin dapat meron tayong confirmation sa volume, no? So kung talagang bullish yung isang stock, dapat magpiprint out siya ng higher high. So dito po kay PH ay dapat makapanik dito. And sa part na to, no? And para safe. So for now, siya po ay sideways. Ayan, tapos nagprint out nga ng double bottom eh. So ito yung first, tapos ito yung second. Ayan, so tignan natin, guys, kung siya ay pullback ulit dito, no? Ayan, sa ating support, which is around here. Oh, ayan. So save natin yan. So what's next? Ayan, so wait lang at nagsisave pa, no? Ayan. So hintayin natin mag-save, guys. Okay, so medyo may katagalan siya. Okay na. So PHA tapos MM, no? Ayan. MM. So tignan natin to si MM, guys. So not looking good, guys. Okay. So overall, guys, ang pinapakita ng market is mukhang correction, ano? Eh, di ba? So too much optimism na po kasi sa ating stock market. Ayan. So dito, guys. Okay, so parang same lang din nung una, no? Ano ba 'yung una natin kanina? Ito ba 'yun, si Dito or si Asen? Ayan, so basta sa dalawa na 'yan, pareha sila, guys, ano? Ito kay MM.
So tinulak papataas pero binuhusan din guys sa may baba ng trend line, ano? So possible po dito magre-retest dito yan. And sa may support natin which is around 6.65, no? So dito po guys. Ayan, so malapit dito, no? So series of touches. 1 2 ayan 3 4, no? Support. Tapos yung second support natin, so dito guys, ayan. 6.25. Okay, so malapit po dito. Ayan. So syempre sukatin natin guys, no. So ilang percent 'yan? So from here ay sa closing price tapos hanggang dito. So negative 9% almost. Okay. So tingnan natin kasi trend line to guys, right? Ayan, no. And kung titignan natin, so para siyang ayan, no? Series of lower highs. So bearish, ano? High, lower high, lower high, lower high, guys. Bearish, no? Ayan. So para siyang ano eh. Continuation pattern sa baba. Ayan. Pero tignan pa rin natin. Diba? So we have here. Ayan, no? Tapos bounce, sell up, bounce. So what's next? So possible nga kay malalaglag. Ayan. So after the bounce, so we need a pullback, na di ba? So ang tanong guys, so kung gaano kalalim. Ayan. So yung kasi titignan natin ano. Ayan. So possible hanggang dito guys sa may 6.25 na dyan, ano. So syempre pagka nag-flooring yan, so ibang usapan yun guys, no? So ang normal is 30% eh, diba? So tingnan natin. So kung 30%, okay, so medyo malalim to. Okay. So dito guys pwede, no? So ayan, so medyo malalim to guys. So ayan, ano? Which is around 4 point, ano ba ito? Ayan, so sabihin na natin 4.8 pesos. So ayan, ano? So 4.8 pesos guys. So just in case po, ano? Just in case lang naman. Ayan. So dapat be ready tayo. So dito kasi meron pa po tayo ditong gap up ba to? So parang gap up nga sa part na to, no? Sa 5.2, which is around here. Okay, sa 5.2 guys. Pero ayan, kung titignan natin kasi kung siya ay magpo-flooring, so possible ma-hit to, no? Yan si negative 30. Or kung sa negative 20 naman, saan yung 20 natin? Okay, so dito guys, no? Sa 5.5 pesos. Ayan. So anyways, tignan pa rin natin. So ang focus natin is sa may first and second support and syempre sa trend line, ano? Ayan, so dito nga guys. First support and second support. Ayan. Tapos sa moving average, so 50. So eto na siya, malapit na sa ating price action, ano. And so pwede support din to eh. And sa 50 day, ano. So what about naman sa 100? Ayan, so medyo malayo sa part na to. And kung papansinin natin, ayan, so ibalik natin si percent. Okay, so kung bubuhusan yan, ayan, so possible ma-hit to, no? Si 100 day. Ayan, si ano, si green line, ayan. Si 100 day, guys. So possible ma-hit 'yan pagka nag-flooring to.
Pero tingnan pa rin natin kasi si MM naman is nagbabounce dito sa 50 day, no? And kaya safe pa naman tayo dito sa part na to. Ayan. So hanggang sa 6.25 pesos. Tapos kay Cloud. Okay, so medyo makapal pa rin to, no? Ayan si Cloud. So tingnan natin kung masusustain, no? Ayan, so medyo malapit na rin dito sa Cloud natin. Si price action. So what about naman sa ating ano? Sa ating RSI. So medyo siya po ay bumaloktot ulit. Okay, sabi nga natin possible siya ay mag-retest dito sa ating significant support. So dapat mag-hold dyan guys, kasi pagka bumalik yan sa baba, ayan, so yun po yung delikado, no? Ayan, so tignan natin guys. Tapos kay MACD, higher lows sa ating histogram, pero hindi pa naman po siya nagko-converge dito sa MACD line and signal line. Ito si MACD line and si signal line. Ayan, so wala pa namang ano na convergence na nangyayari. Tapos sa volume natin, so dito po is parang hindi gaanong maganda eh. Ang diba? So siya po ay bumalik dito sa may previous low niya, no? And so pwede nang support to. Ayan. So pagka pwede nag-bounce dyan, sell off to guys bukas. Ayan. So expect na natin yung ano, yung mga di natin ina-expect guys, ano? Ayan. So mahirap kasi pagka ayan, pagka masyado tayong tiwala, 'di ba? So dapat alam natin yung risk, 'di ba? So dapat meron tayong risk management. So next natin, so MM, tapos ito si BSC. Ayan, so isama natin 'to si BSC. So kay BSC, check natin to. So still sideways pa rin guys, ano, ito si BSC. Ayan, so para siyang doji candlestick. Okay, ayan, so still sideways, wala pa rin pinagbago. Okay, so neutral pa din to, no, yung buyers and sellers. Ayan, so same lang tayo ng support dyan, pati yung resistance. So first resistance natin sa 1.2, tapos yung first support is here sa 1 peso. Ayan. So still sideways pa rin, di ba? And sa part na to kung titignan natin, ayan, so yung pattern natin kasi, di ba? ABC. So sell off guys, bounce, tapos sell off. So sa part na to, ang meron pa lang tayo is sell off tapos bounce. So right now kay BSC, so sideways. So tignan natin kung saan siya papunta, na. Ayan. Tapos sa moving average, so 50, so medyo malayo pa naman, 'di ba? Tapos 100. Tapos 200 guys, still intact, 50, 100, tapos 200. So what about naman sa ating Cloud? So kay Cloud guys, so we have here a bearish sign, ano? So bakit po natin sinabi? So this is a crossover, bearish crossover guys kay Cloud. Pero tingnan pa rin natin kasi sideways pa rin to eh. Too much optimism sa market, no? Diba? Tapos, so sa ating RSI, still sideways pa rin. So,
hindi pa natin pwedeng sabihin na magiging bearish to talaga kasi sideways pa eh. So unless na lang kung bubuusan siya bukas, no? Ayan, tapos okay kay MACD. So sa part po na to kay histogram, higher low dito. Ayan, pero dito wala pa naman kasi. Di ba wala pang pagbabago kay MACD line and signal line. And sa volume. So dito po sa volume, so medyo papataas pero hindi po siya convincing na siya po ay bullish, ano? So bakit? Kasi wala pa naman tayo ditong higher high. Ayan. So at least dapat makapanik dito, guys. Or much better dito, no? Ayan, so may ituktok. So for now, siya ay still questionable pa. Ayan, no? So tignan natin, guys. Ayan. Tapos, meron pa ba? BSC. Ito si ABA. So check natin to sa ABA. Ayan. So last na po ito na sa ABA. At hindi na po natin tatapusin. Okay, so pare-parehas lang po, guys, 'di ba? So ito naman sideways. Sideways pa rin, ano? 'Di ba? Tapos, okay, kung papansinin natin, so meron po tayo ditong gap up na hindi pa po na-filled, which is around here. Okay. Sa 1 peso to 0.95. Ayan, so possible po na ma-fill dyan, ano? So just in case na magkakabusan bukas. Ayan. Support. Okay, so possible ito eh. So support, okay, sa 1.2. Second support sa 1.1, tapos yung third support is ayan, sa 1 peso. Ayan, so tignan natin, guys, no? O, ayan, so pare-pareha sila eh. Diba? Ayan, no? Sell off, bounce. Tapos sideways. Ayan, so tignan natin. This is a crucial, ano? Crucial part. Ayan, sa lahat ng stock natin na na-cover. Kasi 50-50 yan pag gaganyan, ano? Ayan, so tingnan natin. Tapos, so sa moving average, 50. Mm-hmm, 50. Tapos, 100. So, medyo malayo pa naman dito kasi sa moving average. Ayan. Tapos, kay cloud. So, medyo flat. Ayan. Tapos, nagko-converge. Ayan, si upper cloud and si lower cloud. So this is a bad sign, guys. Ayan, kung papansinin natin, ano? Tapos KRSI, so flat. Okay, so medyo hindi rin maganda pag gaganyan, ano? Flat eh. Tapos okay, sa volume, higher high dito. Ayan sa ating histogram. Pero hindi po siya convincing eh. 'Di ba? Ayan oh. So medyo lilo, no? So price action pa lang, guys, kita na. Ayan, so siya po ay hirap, no? Hirap po siyang makapanik. So bakit? Kasi kung siya po ay bullish, ayan. So supposed to be dapat na ganun na 'to. Nag-hold na sa part na to. Ayan, sa may 1.37, ano? Pero hindi eh. Diba? So, nalaglag siya eh. Dito, okay, sa part na to. So, meaning, guys, may something, no? Ayan. So, bearish pagka ganun. And sa part na to, medyo nag-bounce naman, pero ang tanong kasi is, sustainable by bounce, no? Ayan, katulad nga na to.
Diba? So, sustainable ba siya or hindi? Ayan. So, makikita natin yan, ano? Let's see. So, I think tapos na po tayo, ano? Ayan. So, sa part po na to, so, be ready guys sa mga mangyayari, ano? At wag niyo po ako ibabash. Nagsasabi lang po ako ng sentiment natin and yung mga possible scenario, ano? Ayan, para prepared tayo, guys. So, salamat po sa inyong panonood at pwede nyo na po i-download yung ating spreadsheet sa ating Facebook page. So, salamat po sa panonood. See you po sa next video. Bye-bye!